sasabihin ng alipin, Ya Rabbi, alam tujirni minavul. Sasabihin ng alipin, kapag binibilang na ang kanyang mga gawain, mga matwira ng taong ito, isa sa pangyayari kaganapan, mga matwira ng tao, Ya Rabbi, hindi ba niligtas niyo mo ako sa vul, hindi makatarungan, at pinagbawal mo ito sa iyong sarili, ang hindi pagiging makatarungan, sasabihin ni Allah, bala, totoo, na pinagbawal ko sa inyo ang vul, hindi pagiging makatarungan, at pinagbawal ko sa aking sarili ang hindi pagiging makatarungan, sasabihin ng isang taong ito, Ya Allah, wala akong tatanggapin sa paglilitis na iyan. Maliban lamang kung may magtitistiko, magsasaksi, anong sasabihin ni Allah? Kafa binafsika al-yawma alayka shahida wa bil-kiramil katibin na shuhuda. Sapat na ang iyong sarili bilang testigo, saksi sa lahat ng iyong nagawa. Maging ang mga kiramul katibin, mga anghel na nagtatala ng lahat ng iyong mga ginagawa. Alayna illa al-balaghul mubin. Ganun din sa ibang kaganapan, marahil lang ang ilan nakakagawa siya ng mga haram na gawain sa pamamagitan ng kanyang dina. Naninirampuri, nagsisinungaling, ang dila, ito yung parte ng katawan na kung hindi mag-iingat ang isang tao, ay higit lubos na nagkakasala, nakakagawa ng haram. Sa kabilang buhay, kapag siya ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggihan niya itong mga haram na gawain, subalit wala siya may pagkakain. Magdahil kanya ang kanyang dila ay magsasaksi din laban sa kanya. Isisiwalan ng dila ang bawat nasambit. Yung matashhadu alayhim al-sinaduhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sa araw na maging ang kanilang mga dila ay magsasaksi laban sa tao. Ang lahat ng ating mga parte ng katawan, tandaan natin na ito ay maging marahil magiging kaaway natin sa kabilang buhay. Tayo ay nag-iingat ng ating mga parte ng katawan ay huwag maparusahan. Iniingatan natin, pinagtatanggol natin na huwag masaktan ang ating mga katawan. Subalit, hindi natin alam na ang mga parte ng katawan ay magsasaksi laban sa atin. Isang halip na naiulat na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya ang kanyang mga sahaba. Napatawa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya ang kanyang mga sahaba, hal tadroon mimma adhak, nababatid niyo ba kung bakit ako natatawa? Kala kulna Allah wa Rasuluhu alam. Ya Rasulullah, si Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sabi niya, ako ay natatawa dahil sa pangangausap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Sasabihin ni Allah, sasabihin ng alipin, Ya Rabbi, alam tujirni minavul. Sasabihin ng alipin, kapag binibilang na ang kanyang mga gawain, mga matwira ng taong ito, isa sa pangyayari kaganapan, mga matwira ng tao, Ya Rabbi, hindi ba niligtas niyo mo ako sa vul, hindi makatarungan, at pinagbawal mo ito sa iyong sarili,
ang hindi pagiging makatarungan, sasabihin ni Allah, bala, totoo, na pinagbawat ko sa inyo ang vul, hindi pagiging makatarungan, at pinagbawat ko sa aking sarili ang hindi pagiging makatarungan, sasabihin ng isang taong ito, ya Allah, wala akong tatanggapin sa paglilitis na iyan, maliban lamang kung may magtitistigo, magsasaksi, anong sasabihin ni Allah? Kafa binafsikal yawma alayka shahida wa bilkiramil kathibin na shuhuda. Sapat na ang iyong sarili bilang testigo, saksi sa lahat ng iyong nagawa. Maging ang mga kiramul kathibin, mga anghel na nagtatala ng lahat ng iyong mga ginagawa. Bilang saksi, testigo sa lahat ng iyong nagawa. Marahil, sabi niya mo, tinatanggi mo itong mga iyong nagawa. Subalit, magsasaksi ngayon ang iyong mga parte ng katawan. Fayuktamu ala fi. Pangyayari ni Allah na hindi makapagsalita ang kanyang dila. Fayukali arkali, sasabihin sa kanyang mga parte ng katawan, intiki, magsalita kayo. Fatantiku bi'amalihi, magsasalita ang kanyang mga gawain, mga parte ng katawan. Pagkaraan, hahayaang makapagsalita ang taong ito at sasabihin niya, bu'dan lakun na wasuhkan, kapahamakan sa inyo, sisisihin niya ang kanyang mga parte ng katawan. Sisisihin niya, magsisisi siya. Kakausapin niya ang kanya ng mga parte ng katawan. Bakit kayo mismo kayo, aking bahagi ng katawan, pinagtatanggol ko kayo na huwag makapasok sa impyerno aboy. Bakit ngayon kayo ay tumistigo, sumaksi laban sa akin? Ganyan ang pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ating mga parte ng katawan, haayaan tayo magsasaksi laban sa atin. Dahil alam ng ating mga parte ng katawan ng ating mga ginagawa, nasasabi, marami tayong nagagawang haram, marami walang nakakakita sa atin. Maraming mga kayamanan, ari-arian na kinakam natin, karapatan ng ibang tao. Marami walang nakakita, walang katarungan, walang hatol dito sa mundo, subalit sa kabilang buhay, hahatulan. Wala tayong may tatago, may nilihim kay Allah subhanahu wa ta'ala.